lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, if the chair will allow it. Okay lang ba sa inyo na para bang nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na raw yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari dyan. The doctor did not agree, but James just wants it already. No, no. Be, kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob pero siya may, ng... May doctor po doon, pero the doctor did not agree, but... Oh, they did the doctor did not agree or you did not consult with the doctor? He did, but the doctor said no. So, sabihin na, na eh, pag may nangyari sa kanya, makakabisin. No. Yan. Hello, Your Honor. Yeah, andyan na siya, pero ako. Pag may nangyari sa inyo, huwag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Yes, sir. I just want to clarify. Gusto ko lang matapos na ito. Kasi... Sandali lang, Mr. Kumar. Mr. Kumar, sandali lang. 1 minute suspension. Administer the oath. Puta. Alam niyo, nakikita ko rito. Ayaw na ayaw ni Bato de la Rosa, ni Senator Bato, na magsalita po o makapagsalita pa sa komite. Tignan niyo ha. Ito, this is very urgent. Sabi nga niya, di ba? Baka may mangyari pa dyan. So dapat dito, right on the spot, in order niya na i-administer ang oath and then pagsalitain na ito. Di ba? Nang malaya. Ganun. Oh, total maliwanag naman na na yung pasyente ang nag-insist despite that the doctor refused. Di ba? Baka i-executive niya pa to. James, we would like to hear from you pero with Elise. That present condition, ako'y nakonsensya, kaya... Go ahead. Huwag na, James, huwag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ay? Ako sisihin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito. Kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po. Dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po akong alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Hindi na ako tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize. Stop pa to. Parang niya ako pinagdintangan sa bagay na wala po ang ginawa. Hindi naman ako tama ito. Ang pahalan ko, pahalan ng pamilya ko, sinira sa lahat. Wow. Tanongin niyo na kung anong kung tinatanggi niya po. Walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-uusap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Halatang-halata. Good job, Senator Bato. Huling-huli ka ngayon. Mapapahiya kayong ibiro mo to denials in a day. Well, by the tone of his voice of Mr. Kumar, obviously, he is denying the allegation. Di ba? Although, hindi niya nakuha ito. As a vice chairperson. Mr. Chair, I was informed by the lawyer of Mr. Kumar that the doctor of Mr. Kumar has already gave permission for him to testify virtually, if you will allow it. Allow it. Bato, wala ka ng kabala. I have reservations. Senator Jinggoy. Yes, sir. Please understand my position. Ang pangiting na nasa hospital bed siya, ini-interrogate natin, tinatanong natin yung mabibigat na questions. Kaya pasensya na kung I appreciate his interest to be present online. But I don't want to this committee to take part in the deterioration of his health. Despite doctor's advice na okay na siya, hindi ko muna makonsensya. So hindi muna natin siya tanungin. Eh bakit si Pakito? Thank you, Mr. Chair. I bow to the decision and the ruling of the Chair, Mr. President. Thank you. Okay, sige, thank you. So from here, still I want to listen to Attorney Lisa naman, pagkawag mo. But not at his medical bed. Inatake sa puso yun? So hintayin na lang natin na delikado na lagay? Nasa tamang kondisyon siya.
So for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, suspend ko ito. But wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. So, any objection? I object. Any clarification?